Umaga pa lamang ay libo-libo na ang dumating na mga pasahero sa PITX para sa probinsya Gunitain ng Semana Santa. Kaya naman maaga rin nag-inspeksyon sa PITX ang Transportation Department, DILG, PNP at maging ang DICT para tiyakin ang seguridad sa terminal. Bukod sa lagay ng mga bus, isinalang rin sa random drug test ang ilang driver para matiyak ang ligtas na biyahe ng mga pasahero. Yan ang ulat ni Joshua Garcia live. Joshua? Yes, Maan, unti-unti na nga dumarami ang bilang ng mga pasahero na dumadating dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange para umuwi sa kanilang mga probinsya para mag-Semana Santa. Maan, ayon sa pamunuan ng PITX, unti-unti na nalalampasan ang daily average na 100 to 120,000 sa foot traffic sa kanilang terminal. Sa kanilang huling tala, umabot na sa mahigit 96,000 ang mga pasahero na dumagsa kanilang alas 5 ng hapon. Kinumpirma din ng PITX na wala pa namang fully booked sa kanilang mga ticket booth. Pero sa kabila nito, ay mas pinaigting ang presensya ng mga otoridad para masigurado ang kaayusan at kaligtasan ng mga mananakay sa loob at labas ng terminal. Maanayon sa PITX, nasa mahigit 70 pulis ang naka-deploy maliban pa ito sa mga tauhan ng BFP at SAIC na mayroong mga help desk dito sa loob ng terminal at mga security personnel ng PITX mismo na naka-duty 24/7. Matatandaan na nga man na nauna nang sinabi ng PITX na aabot sa 130,000 na mga pasahero ang dadagsa sa kanilang terminal para sa paggunita ng Semana Santa. Kung napapansin nyo naman sa akin likuran na Maan ay hindi pa naman ganun karami yung mga tao, yung mga pasahero, pero hindi na nga raw ito normal ayon sa pamunuan ng PITX dahil tuloy-tuloy at walang patid ang dating ng mga pasahero na uuwi sa kanilang mga probinsya, maging yung mga galing ng probinsya pa uwi dito sa Metro Manila. At kaugnay nito, Maan ay patuloy ang paalala ng PITX sa mga pasahero na kung maaari maliban sa hindi pagdadala o huwag magdala ng mga pinagbabawal na gamit o yung matutulis na bagay at mga flammable substances ay kung maaari o kung posible ay travel light. Huwag na magdala ng masyadong malaking bagahe o yung mga kahon na nakasil para nang sa gayon hindi nga maantala sa pagpasok nila dito sa security inspection. At kung merong mga dalang alagang hayop, siguruhin na may tali, kakulong o kung kinakarga man ay kailangan naka-diaper para payagan sumakay ng bus. Maan? Joshua, ano naman ang nakita sa inspeksyon pagdating sa roadworthiness ng mga bus, pati na rin yung mga driver? Yes, Maan, maliban dun sa, buti na itanong mo yan, maliban dun sa inspeksyon na ginagawa ng LTO at LTFRB sa roadworthiness ng mga bus na bumabiyahe, particular nga dun sa mga may biyahe o ruta na malayo sa mga malalayong probinsya, ay yung random drug test na ginagawa ng LTO. At yung meron na tayong naiulat kanina na dalawang driver na nagpositibo sa drug test, pero ayon sa PITX, ay dadaan pa ito sa confirmatory test. At kung sakali mang ito ay magpositibo ulit, ay LTO na ang bahala sa sanction na ayon sa PITX. Maaaring ang gawin dito ng LTO ay kumpiskahin ng lisensya o patawan ng suspensyon. Maan? Joshua, pagdating naman sa seguridad, alam naman natin na napabalita noon o malaking balita noon yung nangyaring insidente ng pamamaril sa loob ng pampasaherong bus na nahagip pa nga sa CCTV. Ano yung sinasabi ng PNP upang hindi maulit ito? Magsasakay ba at magbababa sa mga alanganing lugar? May mga CCTV ba ang lahat ng ating mga bus? Yes, Maan, sa naobserbahan natin kanina ay may mga CCTV yung mga bus, lalo yung mga malalayong biyahe. At yung tungkol naman sa pagpapasok ng mga deadly weapons dito sa terminal, mahigpit ang seguridad ng PITX dahil talagang binubusisi nila yung mga bagahe kung meron mga isnilid na mga hindi pwedeng ipasok at isakay sa mga bus. At yung mga abiso din naman ng PNP sa mga mananakay, maging mapagbantay, maging listo sa kanilang mga kapapasahero at kung kailangan mang isuplong ay kailangan ay sabihin agad dito o i-report kagad sa mga kinauukulan. Maan? May mga bus marshals ba tayong itatalaga sa mga bus, Joshua? Maan?
Oo, may mga bus marshals ba tayong itatalaga sa mga bus? Yes, Maan. Merong mga marshals at meron din tayo nakita dito. Maliban doon sa mga help desk ng PNP at BFP, ay meron din mga rumoronda, rumoroving ng mga pulis na mga naka-uniforme para matiyak nga yung seguridad sa loob at labas ng terminal, maging doon sa mismong sakaya ng bus sa labas. Maan? Okay, maraming salamat sa iyo, Joshua Garcia.